Well, mga kapopong, kumusta? Well, straight to the point na tayo. Actually, ilang taon na nakakaraan ay mayroong isang video online ang kumalat noon patungkol dito sa ginawang interview dito kay Jackie Chan ng isang channel na mayroong pangalang Sway Universe. At dito nga direktang tinanong itong si Jackie Chan patungkol sa mga ideas nito sa nangyaring pagkasakabilang buhay ni Bruce Lee. Subalit, bago sagutin ni Jackie Chan itong mga tanong sa kanya na ito, ay siya muna ang nagtanong dito sa taong nag-interview sa kanya at tinanong niya ito sa kung ano nga ba ang naging kwento sa Amerika sa dahilan ng pagkasakabilang buhay ni Bruce Lee. Well, dito nga sinagot naman nila itong si Jackie Chan ng ang pagkakaalam kasi nila ay mayroong dalawang theories na kumakalat sa Amerika sa totoong nangyaring pagkasakabilang buhay ni Bruce Lee. Well, ang una na nga dito ay dahil daw dito sa grupo ng mafia o nitong triad at ang pangalawa naman ay patungkol sa isang sumpa. At noong marinig naman ni Jackie Chan itong mga patungkol sa mga ito, ay nagulat na lamang siya na ito pala ang istorya na kumakalat sa Amerika sa naging dahilan sa pagkasakabilang buhay ng kanyang idolo na si Bruce Lee. Pero dito ay dumepensa naman itong si Jackie Chan at sinagot niya ito ng ang patungkol sa mafia at patungkol dito sa sumpa ay wala daw talagang katotohanan. Dahil ang tunay daw na cause na pagkasakabilang buhay ni Bruce Lee ay due to a normal death cause at hindi dahil sa kung sino man o kung sa kung anumang bagay. Subalit sa interview na ito ni Jackie Chan ay marami ang nag-comment sa kung bakit parang takot daw itong si Jackie Chan na idetalye itong nangyari dito kay Bruce Lee sa kung totoong alam niya talaga ang nangyari dito. Well, bago natin ipagpatuloy ito, ay magkaroon muna tayo ng konting review sa totoong nangyari kay Bruce Lee, ha? Well, noon kasi mga panahon na nagdadab o nagvo-voice recording itong si Bruce Lee para doon sa kanyang pelikulang Enter the Dragon, ay bigla na lamang nakaramdam ng pananakit ng ulo ito habang nasa loob ng recording studio na medyo sobrang init. Well, dahil nga dito, ay agara naman siyang dinala sa hospital at dito ay gumawa naman ng paraan ng mga doctors upang mawala yung sobrang pananakit ng ulo ni Bruce Lee na dito ay na-discover nila na mayroon palang cerebral edema ito. Well, sa madaling paliwanag nitong cerebral edema na ito ay nagkaroon ng pamumuo ng fluid sa utak ni Bruce Lee na ang resulta naman ito ang pamamaga ng isang bahagi ng utak ni Bruce Lee. Actually, noong mga panahon naman na nadala ito sa ospital ay nagawa naman ng paraan ng mga doctors itong iniinda ni Bruce Lee sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang gamot dito na actually naiuwi pa nga itong si Bruce Lee sa kanyang apartment sa Hong Kong. Well, isang araw naman ay pumunta itong si Bruce Lee sa apartment ng babaeng actress na mayroong pangalang Betty Ping. Subalit sa pagbisita ni Bruce Lee dito sa apartment ng babaeng ito, ay dito ay nakaramdam uli siya ng sobrang pananakit ng ulo na dahil nga dito binigyan naman siya ni Betty ng gamot na mayroong pangalang Equajesic. Sa mga hindi nakakaalam ay itong Equajesic na gamot na ito na ipinainom ni Betty dito kay Bruce Lee isang klase ng painkiller na naglalaman naman ng aspirin at tranquilizer. Well, dito nga sa pag-inom ni Bruce Lee ng gamot na ito, ay nakatulog na lamang itong si Bruce Lee sa apartment ni Betty. Pero sa pagkatulog ni Bruce Lee na ito, ay ito na pala yung tulog ni Bruce Lee na hindi na siya magigising pa. Yes, mga kapopong, sa halos ilang oras na tulog ni Bruce Lee after niya mag-take ng gamot na ito, ay hindi na siya muling nagising pa. At noong mga panahon na, dinala naman siya ng kanyang boss sa ospital na actually bossing rin ni Jackie Chan, ay dito ay huli na ang lahat dahil wala na talagang buhay itong si Bruce Lee. Well, siguro ngayon ay napapaisip ka rin sa kung sino nga ba itong si Betty at ano nga ba talaga ang kaugnayan niya dito kay Bruce Lee. Well, huwag kang magugulat, ha? Alam naman natin na mayroong legit o
tunay na asawa itong si Bruce Lee. Subalit noong taong 2006 ay inamin nitong actress na si Betty na mayroon talaga silang relasyon ni Bruce Lee noong mga panahon na gumagawa sila ng pelikula sa Hong Kong noon. At ito nga rin ang dahilan sa kung bakit laging nasa apartment ni Betty itong si Bruce Lee. Pero dahil nga rin dito, ay marami tuloy mga speculations na nagsilabasan at sinasabing posible bang isang organized group ang gumawa nito kay Bruce Lee? Well, sa madaling salita, ang tinutukoy dito ay itong triad o yung mafia ng Hong Kong. At kung may katotohanan ba na itong si Betty ginamit lamang upang sumakabilang buhay itong si Bruce Lee? Actually, kung magre-research ka naman sa internet ngayon, ay isa yan sa mga unang hinala ng mga tao na nangyayari talaga dito kay Bruce Lee. Na noong mga panahon na sobrang sikat daw itong si Bruce Lee sa Hong Kong, ay may pagkakataon daw kasi na nagalit sa kanya yung mga triad o yung mga mafia ng Hong Kong dahil doon sa isang bagay na hindi nila napagkasunduan. Well, parang ang yung nangyari din dito kay Jackie Chan noon, na kung saan ay na-experience din ni Jackie Chan na guluhin ng grupong ito yung mga negosyo ni Jackie Chan na meron siya sa Hong Kong. At yung patungkol naman dito sa kwento sa sumpa o cursed dito kay Bruce Lee, ay ito yung sumpa na sinasabi na napasa dito kay Bruce Lee galing sa kanyang mga magulang, na noong sumakabilang buhay naman itong si Bruce Lee, ay naipasa naman daw niya itong sumpa na ito sa kanyang anak na lalaki. Na sa hindi inaasahan, ay sumakabilang buhay rin sa edad lamang na 28 years old. Well, anyway, dumako na tayo sa conclusion nitong video na ito. Actually, kung pagbabasihan naman natin yung iba't ibang medical examinations na isinagawa ng mga doctors dito sa katawan ni Bruce Lee, ay wala na naman sigurong questions dito sa mga na-discover nila patungkol dito sa cerebral edema na nangyari sa utak ni Bruce Lee. Subalit, ang malaking katanungan kasi dito bakit hanggang sa ngayon ay karamihan mismo ng mga tao na mga taga Hong Kong ay hindi pa rin talaga tumitigil sa paghahanap ng tamang kasagutan sa nangyayari dito kay Bruce Lee, at still naghihintay sila sa isang kasagutan na posibleng isiwalat ng mga tao na posibleng nasa likod nitong nangyayari kay Bruce Lee na ito. At hanggang ngayon ay tinatanong pa rin nila itong si Betty sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari dito kay Bruce Lee. Well, who knows mga kapopong. Dahil kahit halos 4 na dekada nang wala na itong si Bruce Lee, ay still sobrang fresh pa rin sa mga isipan ng mga tao yung nangyayari sa kanya at yung mga naiwang pelikula nito na hinding-hindi na malilimutan ng mga tao sa buong mundo. Well, kay mga kapopong, anong masasabi nyo dito sa nangyayari kay Bruce Lee na ito? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video, ito'y mag-subscribe ka naman. At nantitinayin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te, ano?